Friendships! This is your DJ Raymond. Nako, malapit na naman ang araw ng mga puso. At ngayon, pag-uusapan natin sa vlog na ito ang iilan sa mga bagay kung bakit ka nasasaktan dahil sa pag-ibig. Madaming dahilan para ikaw ay masaktan. Pero bakit kaya dahil sa pag-ibig ang pinakamalala? Baliwala ang sakit ng sugat ng katawan kapag puso na ang nasugatan. Narito ang iilan sa mga dahilan kung bakit ka nasasaktan dahil sa pag-ibig. Unang-una, nagmamahal ka ng totoo. Kapag nagmahal ka, mahirap talagang iwasan na masaktan. Lalo na kung nagmamahal ka lang ng totoo. Ganyan kasi tayong mga totoo kung magmahal. Handang magpakatanga, handang maghintay, at kayang ibigay ang lahat kahit nasasaktan na. Pangalawa, iniwan ka niya nang hindi mo alam ang dahilan. Napakasakit talaga ang pakiramdam ng isang iniwan, lalo na kung hindi mo naman alam kung ano ang dahilan. Yung tipong para lang silang hangin na dumaan, pagkatapos nawala na lang na parang bula. Pangatlo, sobrang selos. Natural lang ang makaramdam ng selos sa isang relasyon, pero masakit na sa pakiramdam kapag ito ay nasobrahan. Opo, selos. Ito ba yung pakiramdam na naiinis ka kapag may kasama siyang iba? At hindi na ikaw ang dahilan kung bakit siya masaya? O ito yung pakiramdam na natatakot ka na iwanan ka niya? Pang-apat, umaasa ka pa. Hindi naman masama ang umasa. Tiwala lang, sabi nga nila, di ba? Ang masakit lang eh, yung tipong umaasa ka pa, pero malalaman mong wala na pala talaga. Pero kapag umasa ka, kahit alam mo namang wala na talaga, isa na yung pagpapakatanga. Panglima, pinagpalit ka niya sa iba. Ang sakit sa pakiramdam kapag nalaman mo na ang dahilan ng inyong hiwalayan ay dahil pinagpalit ka niya sa iba. Dahil alam ko ang inyong pakiramdam, advice ko lang sa mga taong ipinagpalit sa iba, isipin niyo na lang na mas better kayo sa ipinalit niya kaya siguradong magsisisi siya. Pang-anim, nabiktima ka ng mga taong pa-fall. Ang hirap siguro kapag yung nagustuhan mo ay pa-fall. Sila kasi yung tipo ng tao na ipaparamdam sa'yo na mahalaga ka, akala mo concern sa'yo, yun bang tipong magpapakita ng motibo para mahalin mo, tapos malalaman mo na lang sa huli na wala na lang pala. Sakit, di ba? Pangpito, inaway ka ni best. Kaya kaway-kaway sa mga best, ang bait ba sa'yo ng best mo? Mag-ingat ka, baka ahas ang na best friend mo, hindi tao. Anyway, masakit kapag nalaman mo na kay best ka pala pinagpalit ng jowa mo. May isip mo na lang kung bakit ganun ang advice ni best kapag nag-aaway kayo. Yung tipong sasabihin niya, naku best, iwalayan mo na kasi. Pangwalo, hanggang magkaibigan lang kayo. Na friend zone ka na ba? Ang sarap marinig kapag sinabi niyang, mahal din kita. Pero paano kapag may kasunod na bilang isang kaibigan lang? Matutuwa ka pa rin ba o masasaktan na? Pang-siyam, hindi ka na niya mahal. May sasakit pa ba kapag nalaman mong hindi ka na pala niya mahal? Hindi mo na nararamdaman yung lambing niya kapag tinatawag ka? Yung bang tipong nalalamig na siya na para bang naghihintay na lang ng dahilan para iwan ka? Pang-sampo, nagloloko na siya. Masakit to. Yung malalaman mo na nagloloko na siya. Yung tipong masasabi mo na lang sa sarili mo na ibinigay ko naman lahat, may kulang pa ba? Masakit isipin ang mga dahilan para magloko siya, lalo na kung alam mo sa sarili mo na ibinigay mo naman talaga lahat. At yun ang ilan sa mga bagay kung bakit ka nasasaktan dahil sa pag-ibig. Once again, this is your DJ Raymond. Isa na namang hugot video para sa inyo. Babushka!